morning! Welcome to Stad's Family Life Vlog. Thank you for watching our videos, subscribing to our channel, for your comments and likes. Thank you so much, guys, for your support. Today is Friday, August 30, and we're going to the immigration. This is the second time. I forgot how many times na kami pumunta dun. Pupunta kasi kami sa main branch ng immigration. Last time, Alabang yun. So, punta kami sa main branch, which is located siya sa TAF, Intramuros. Yeah, sa Intramuros ba na? So, magpaprocess kami ng visa for my husband, Jenya. Yeah. So, sobrang aga namin nagising, like 6 a.m. to prepare. So, kailangan maaga kasi syempre may baby tayo. And kailangan kong i-prepare lahat bago ako umalis. Like, nagluto ako ng food niya. Ready na yung food niya for later. Gumawa na din ako ng milk for 8 a.m. feeding. Kasi ngayon eh, umalis kami 7:30. So, mamaya kakainin. Iinumin niya yun. Tsaka yung food niya na ginawa ko kakainin mamaya for lunch. So, yeah. Wala siya ngayon. Walang nakaupo sa car seat kasi nga iniwan namin siya sa bahay. Tsaka yung si Babushka. Iniwan namin sila kasi maraming tao dun for sure. Kasi every time na pumunta kami ng immigration, maraming taong nakapila. So, tas ngayon maulan, diba? So, parang baka may mga obusipon yung mga tao doon. Prevention is better than cure. Okay, so yan. Bumabiyahe na kami. Sana hindi masyadong ma-traffic. So, babiyahe kami ng 1 hour. More than 1 hour pala. Okay, so see you there mamaya. I hope it's a good day for us. And let's be patient today. So, guys, sobrang traffic. It's 8:04. And malayo-layo pa tayo. 51 minutes pa. Habang nasa gitna ng traffic, i-drive po muna yung buhok ko. Wala na kasi akong time ng blow dryer. Gumamit ng blow dryer. So, yung kasama ko dito, nag-iingay. Hindi naman nag-iingay. May sinasabi siya kasi yung ibang drivers hindi daw nila binibigyan ng way yung ambulance na makalusot sa traffic. So, ganyan po siya. Nagpa-follow siya na rules. Kaya minsan, naiinis siya pag yung ibang drivers hindi nagpa-follow. Hey, Jollibee! Requirements namin.
Okay, so ngayon ko lang nalaman na hindi pala dala ng husband ko yung ACR card niya. Meron akong photocopies. Sana yun lang yung hanapin nila or sana tanggapin nila yung photocopy. Kasi hindi dinala. But it's okay. Let's try na i-process siya today. Sana maging okay lahat. So before, nag-process kami ng marriage visa niya. Good for 1 year siya. So we started the application. It was May. Yeah, May 4. Tapos, nag-antay kami ng 3 months. And it was declined. Hindi siya na-approve. Nireject siya kasi mali yung NBI clearance niya. Isang number lang yung mali. Tapos, pumila ako ulit dun sa NBI main office to get the new NBI para sa kanya. Kasi nga mali yung birth date na nalagay ko. So, alam niyo yun, one number lang yung mali ha. Tapos, rejected na. What? Yeah, that's what I want. Okay, so, balik tayo. So yun, nagkamali ako sa birthday ng husband ko nung in-apply ko siya ng NBI. So, nalaman ko na lang siya na mali siya after 3 months. So, nung naka-receive na kami ng letter, pumunta ako ng immigration. Tapos, after that, bumalik ako sa NBI main to get a new NBI clearance to change the date. So guys, andito na kami sa loob ng immigration. Ang dami nang nangyari simula nung dumating kami. It's 10:40 in the morning na. So ngayon lang kami nakapag-vlog ulit. I mean, nakapag-record kasi ang daming nangyari. Ikukwento ko mamaya. So ngayon, nag-aantay kami ng order document. Kasi wala kami nung approval order ng 13A visa niya kasi kailangan. So, at yun yung inaantay namin ngayon. And after that, next step na. sana payment na din yung inaantay. Kasi kailangan namin umuwi ng maaga. Right, babe? Do you understand? Everything. Everything will be okay and we will wait after months for the visa implementation. Checking the family, what's happening in our house. So, pauwi na kami. It's already 1:30 in the afternoon. Ang tagal ng inantay namin para lang makakuha ng ng schedule for the hearing. Kasi hindi na nilagay sa resibo ng yung schedule. Kung hindi kami nagkano, hindi namin alam na may pa-hearing sila. So, yan. Uwi na kami. Nakakapagod din mag-antay. Pero at least, tapos na siya. Babalik na lang kami next week. Okay. Stoplight. Take a video of the National Museum of the Philippines. Let's go inside. Let's go inside. One day. It looks good. Yeah. I like the architecture. Yeah. So nice. Philippines! Mabuhay! Okay, so good morning. It's Wednesday, September 4. We're on our way to the immigration in Intramuros, Manila. So today, sinabihan kami na babalik ngayon. It's either Wednesday or Monday. Pero pinili namin pumunta today for a hearing. Parang interview siya. It's a part of the process to get your permanent resident visa. And sobrang aga na naman natin kasi malayo pa tayo. Like, 1 hour and
20 minutes pa tayo away from immigration. So, agad din nagising, kaya parang puffy pa yung eyes natin dyan. And, yeah, it's raining, guys. Look at that. Maulan ngayon. So, yan. Sana everything will be okay later. Hindi tayo mabahaan kasi may part ng Manila na baha. Sana dun sa Intramuros or sa Taft or sa Boulevard na dadaanan natin hindi baha. So, yan. Nga nung Friday, nag-process kami. Tapos, yun yung first part. Yun yung second part. Bali, nung Friday, nag-process kami and natagalan kami dun sa immigration. Kasi wala kaming kompletong documents. So, lesson learned, we need to have documents ready before tayo bumunta doon. Meron naman akong na-ready, kaso kulang siya. Before kami pumunta ng immigration ng Friday, Thursday pa lang, nag-fill up na ako ng mga documents na kailangan. Like yung form, CJA form ba yun? So, yung dinownload ko siya from the internet. Wait, nahulog yung eyeglasses ko. I cannot find it. It's nasa baba. Okay, so dinownload ko siya online. Tinilapan ko. Two. Back to back siya. Tapos, dalawang copies yon. Then, pinotocopy ko yung passport, ACR, yun lang yung na-prepare ko. Nung Friday, dumating kami sa immigration, pumunta ko sa public information of desk. At yun, sinabi nila yung mga kulang. Kailangan ng joint letter namin. Tapos yung letter para sa commissioner. Wala kami nun. So, pumunta kami dun sa likod ng BDO. Nagbayad kami dun. Sila yung gumawa. Nag-sign lang kami. Tapos, buti na lang at sinabi nila na kailangan namin ulit mag-submit ng original birth certificate ko at original marriage contract namin. Kasi sa online, chinek ko, pag yung permanent visa, permanent resident visa checklist, hindi nakasulat kasi doon na kailangan ng birth certificate, kailangan ng certificate of marriage namin. So, pero buti na lang may dala ako in case. So, huwag kayong magbasa sa online nila na website kasi kulang yung information. So, you better go there, ask. And yeah, yun, may NBI na din. So, you, tapos, kailangan pala ng approval order nung probationary visa niya. So, last year kasi, yung husband ko lang yung kumuha kasi kakapanganak ko lang. Siya lang yung kumuha ng visa niya, na-approve visa. So, hindi niya alam or nakalimutan niya kung meron bang documents silang binigay na approved order. So, yun, inantay namin yun for like almost 1 hour dun sa loob. After that, kompleto na kami ng documents. Bumaba kami, nagbayad. Kasi sa third floor yun kukunin eh. So, bumaba kami sa ground floor para magbayad na. So, we paid like 9,000 in total. 9,000 plus in total for the visa and with the ACR na yun. Then after that, piniin na kami ng resipo. Sabi ko, anong next? Sabi niya, yan, mag-check lang kayo sa online. Uwi na daw. Pero, gusto kong i-make sure na wala nang dapat gawin. So, pumunta ko dun sa information desk. Sabi naman ng information desk ko, ba't walang schedule ng hearing? So, sila, nagtanungan sila doon. Nagantay kami ng almost 2 hours. Dahil lang dun sa, dahil hindi nakalagay yung schedule ng hearing. So, yung iba kasi, yung nauna sa amin, hindi sila nagtanong ata sa
Public Information Office or hindi ko alam kung kanino pwedeng magtanong doon. Ano, umuwi lang sila, kami hindi, kasi gusto ko make sure na wala na kaming kailangang i-submit or kailangan, gusto ko ng accurate information. Kasi last year, as in, naloka ko, 4 months ata kami naghantay kasi nga nagkamali ako sa date of birth ng husband ko. Nilagay ko dun sa NBI niya. Tapos ngayon, nung Friday, minake sure ko na wala na kung anong dapat pang kailangan gawin. So yun, sa resibo, wala kasing ano, walang date of hearing. So, hindi nila alam kung kailan kami i-interviewin. So, sinabi lang kami bumalik ngayong Wednesday. Kaya, babalik kami. And, yun. Yun yung story no Friday, kaya natagalan kami. Hindi nila alam. Kasi, pabago-bago yung system nila. Yung form pala online, dinownload ko yon sa bahay. Tapos, kinilapan ko. Tapos, nung pagdating namin ng Friday, hindi pala siya yung form na dapat namin gamitin. Kasi on that day, sinabihan kami, ma'am, kaka-change lang namin ng bagong ano form. So doon, nag-fill up na naman kami ng 2 copies, back-to-back. Ang tagal. Sumakit yung kamay ko kasi hindi ako lagi may susunod. So doon, habang nag-aantay kami ng joint letter and letter to the commissioner, pinilapan ko lang siya. So yun, kailangan yung kumuha ng documents doon. Hindi updated yung online nila information. So, better tumawag kayo or magpunta lang talaga in person. So guys, ito nga, may bagyo. Habang nasa car ako, nagre-record ako. Nag-video ako kasi malayo-layo pa tayo. 50 minutes. And sana nga hindi kumus ang ulan mamaya. Sana naman si baby, hindi natin siya kasama. Ayoko kasing dalhin siya sa immigration na naman. So this is the second time na iniwan namin siya sa bahay with Babushka. Kasi ayoko mag-antay sila doon ng matagal. Lalo na ngayon, maulan. Tapos maraming tao doon na naman. Baka. So, yan. For safety na din ni baby. Nung Friday, pumunta kami doon. Nag-antay kami ng matagal, diba? Pag-uwi ko ng bay, sobrang sakit ng ulo ko. Sobrang sakit ng katawan ko. Tapos, yung parang yung lalamunan ko. Parang, parang dry. Umiinom naman ako ng tubig doon. Kasi may baon tayong tubig, lagi. Parang dry siya. Tapos, parang, ayan, ano ba yun? Nagsisneeze ako. And, parang, ubuhin ako. So, good thing until na wala. Hindi tayo inubog. So, parang ano lang yun. Parang sumakit lang talaga yung ulo ko sa kakaantay nun ng tagal. Just, ano ka pa, walang kain. Kumain naman kami. Pero konti lang. Pero hindi siya, ano, proper meal. So, nun, pag-uwi po ng bahay, sumakit ang ulo ko. Kumain ako agad. Buti lang sa Babushka, nagluto ng soup. Sana ngayon, hindi sumakit yung pakiramdam, yung ulo ko. Ngayon, kumain lang ako ng apple pie na binig ni Babushka. Tsaka nagluto ako ng oatmeal kasi yung food ni baby is oatmeal with banana. So, kinain ko na lang yung iba kasi marami yung prepare ko sa kanya. Kailangan ko mag-prepare bago ako umalis para hindi na mahirapan si Babushka. And nag-umawan din ako ng milk. Hindi niya ininom yung milk before ako umalis. Sana mamaya iinumin niya. And then, before lunch, makauwi tayo. Let's pray. Let's manifest. Let's claim. Sana hindi na kami magantay doon ng matagal. It's 8:40, so darating kami ng immigration ng 9:28. Na kami sa Pasay City, Manila. Buti na lang walang ulan. So, tignan niyo yung panahon. Madilim yung langit. So,
kung may dala tayong Skyflex, baka magutom tayo sa loob. Kasi pag hindi ako kumakain ng ano, on time, sumasakit yung ulo ko. Kaya may dala tayong Skyflex. Pang ano lang. Snacks. Wait, lagay ko sa likod. Kasi nasa ano ko siya, sa packet. Lagay ko siya kanina, baka makalimutan ko kasing dalhin. Babe, hello, good morning. Hi. Hindi yan sana yung gumising ng maaga, pero kailangan niyang gumising para sa visa niya. Guys, parang uulan. So, 9:39 kami darating doon. And baka bumusa na yung ulan. Sobrang dark niya na. Lord, guide us. Okay guys, so umuulan na dito sa may Rojas Boulevard. Malakas ata yung ulan doon. So, nandito na tayo malapit sa immigration. And yan, may baha na dito. Parking. We're back, babe. So, pahirapan talaga ng parking dito. Hinahanapan ko ng parking ni Kuya. Ah, no parking and it's raining. Ang daming tao na sa loob. Tingnan nyo guys. Ooh. Okay guys, so we're done in the immigration. We waited there like 1 hour and 30 minutes. It was a quick interview. So yun, nag-ask lang siya about sa license ko as a teacher, pinaphotocopy niya, and that's it. Sobrang bilis lang. Mabait naman siya. So we're gonna wait the result like 1 month. Yeah, 1 month or 2 months, I think. So yung result makikita lang namin online, and babalik kami dito pag na-approve na or denied. Let's see. I hope everything will be okay. And yun lang about the immigration process na ginawa namin for the permanent resident visa. Tinanong siya kung gusto niya pa talagang maging permanent resident ng Philippines. Sabi niya, yes, of course. Tinanong niya kami kung gusto talaga namin mag-forgo dito sa Philippines. Thank you.